Assalamualaikum, good evening, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, hindi muna tayo gagala. Magluluto muna tayo ng prata. Yan guys, samahan niyo ako magluto ng prata. Makikinood tayo. The next time, ako okay, naman na magluluto. Inshallah. Okay guys, tara. Let's go. Ayan guys, ready na? Maglagay po tayo ng konting yeast. Konti lang, kita nyo naman sa video. Kasi tamad kami mag-measurement. Mas lagyan ng tubig. Ayan. Tapos, maghinaw kayo dyan sa tubig. So, ayan. Medyo ano-anohin nyo. Tunawin nyo ng kamay nyo. Okay lang kung malinis naman ang kamay. Ayan. Pwede nyo na yung tunawin. Ayan, ganyan. Tapos, pag natunaw na lahat yan, depende sa inyo kung gano'ng kadaming flour ang gusto nyong ilagay. Kasi, kung magme-measurement pa tayo, magtatakal-takal, tapos dagdag-dagdag din, parang wala din. So, tunaw na yung yeast natin, maglagay tayo ng flour. Ayan, depende kung gano'ng nyo kadaming gusto. Ayan, konti lang yung nilagay namin, halos kalahati lang ng pakete na yan. Haluin nyo lang siya ng haluin dyan. Lagyan-lagyan ng konting tubig. Ayan, ganun lang guys, yan. Ano yan yung all-purpose flour? Basta yung maputi. Ayan. Lagyan-lagyan nyo ng tubig, yan. Haluin. Matatansya nyo na yan guys pag, kasi hindi dapat sobrang basang-basa. Dapat yung normal lang yung ano niya, hindi siya basang-basa. Ayan, okay na yan. Maya-maya na natin yan, dadagdagan ng tubig. Anyways guys, hindi po ako yung nagmamasa. Nagpa-practice pala ako, nanonood pala ako. So susunod ako na yung gagawa. Sa ngayon, shout out muna, friend ko yan. Yan. Yun yung aking Moroccan friend. Ayaw naman niya magpakita sa video, next time na lang. O, yan kita yun guys ha, hindi siya basang-basa. O. Yan, kinukuha niya lahat, yung mga flour. O, tinan niya, saktong-sakto lang yung tubig niya. Kasi tinatansya lang talaga. Kasi pag madaming, pag naman itatakal talaga, parang mas ako nahihirapan din. Pero, next time, tatry natin may takal-takal. Ayan. Tapos, lalagyan lang niya yan ng konting tubig para lang makuha niya lahat ng mga flour dyan na natira sa pinggan. O, ayan. Ganun lang. Masa lang siya ng masa. Ayan. Tapos, lagyan niya ng konting flour para dumikit na dyan lahat. Makuha niya pala lahat. Yun, ang ganda na ng texture niya, hindi basang basa, hindi rin naman dry na dry. Yan, ganan lang ng ganan. Hindi ko yan pinas forward ngayon, mamaya na lang, pero yan yung talagang timing na ginagawa niya. Minamasa lang niya ng minamasa. Nakagutom na kaya. Ayan, tinan nyo, parang medyo nalambot-lambot na yun kasi kakamasa-masa na. Ayan, mga lambot-lambot na. Tapos, lagyan nyo ng konting water para mas madali nyang mamasa. Konti lang sa ibabaw. Konti lang yun. Oo. Ayan, sinuntok-suntok na niya. Oo, diba? Parang ang sarap. Next time, itatry ko naman. Ako naman next time. Kasi naggawa siya niya nung nakaraan. Tapos binigyan niya ako, nasarapan ako. Ayan guys, lagyan nyo ng asin sa ibabaw. Tansyahin nyo lang din. Konti lang din. Basta nalagyan nyo yung buong ibabaw. Tapos lagyan konting tubig. Kuskusan nyo, i-scrub nyo siya. Tapos yan, masahihin nyo ulit. Imasa nyo pala ulit. Yan.
Pinas forward ko na para para madali niya nang makita. Nilalagyan lang niya ng konti-konting tubig. See? Basta hindi siya nadikit, okay na yan. Hindi na nadikit-dikit. Tapos, lagay namin sa plastic. Wala kaming cling film. Yan lang yung nabigay kong plastic sa kanya. So, ayan guys. Nandyan na yan. Nakailan pa talaga ako. Hinipo-hipo ko pa. Hindi talaga pwedeng hindi siya pwede. Tapos ayan, naglagay siya ng butter. Wala rin sukat-sukat kasi basta lang siya nag-gayat-gayat ng butter. Ayan, ganun lang konti. Maliit lang yung lalagyan namin. Mukha lang malaki. Tapos, lagyan ng oil. Ito medyo madami yung oil. Kasi pampahid niya yun. Pampahid niya yun mamaya. Ayan. Maliit lang din naman yung lagayan ko. Ayan. Tapos, lagyan natin sa microwave. Yan. Tapos inalis niya sa plastic. Tapos minasahe-masahe niya ng konti. Minasahe niya ng konti. Tingnan lang niya kung malambot na. Sure, nada pala. So, hindi rin kailangan matagal na nakatambak sa plastic. Kasi yan, minasa lang niya ulit habang hinihintay niya yung butter. Tapos yan. Ngayon pa lang niya nilagyan ng oil. Pinahiran niya ng oil sa ibabaw. Yan, lahid na ulit. Tapos, lagay niya ulit yan sa plastic. Yan, lagay niya sa plastic. Tapos, minasa lang niya ng konti, tapos pinahirang konting oil, tapos okay na. Balik na ulit sa plastic. At ayan, kunauna ang butter. Hindi naman siya mainit. Kasi nilagay ko lang siya ng mga 1 minute yata. Ayan. Ngayon, ready na natin. Akala ko matagal pa niyang ipitigil yung matagal pa niyang dito na tatanggalin sa plastic. Diyan siya magmamasa. Ang ganda na kanyang lagayan. So, ayan. Mag-start na siya. So, ihahanda na niya yung powder. Ayan. Maglagay ulit siya ng harina, ng flour. Ayan, mga dalawang sandok lang ginawa niya. Dalawang sandok ng kamay niya. Tapos, naglagay din siya ng baking powder. Parang dalawang ganun lang. Parang kutsarita lang yun. Pinansya lang din niya. Okay na lang yun. Tapos, halu-haluin niya. Hinalo niya. Minix-mix lang niya. Ayan. Okay na yan. So, walang asin. Basta yun lang. Harina at yung baking powder. Yan. Tinanggal na niya sa plastic. Ang ganda na. Naglagay siya ng oil sa kamay. Sa kamay. Para hindi dumikit sa kamay. Gawa muna siya ng parang balls. Kaya mo, konti lang yung magagawa namin. Fast forward na natin guys ha. Yan. Isa na natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, mga 7 lang pala. Ayan, 7 lang na piraso ang magagawa. So, ayan guys, tapos na. Dahil nga wala kaming cling film, mahirap na. Ayan, plastic na lang. Basta, okay lang naman daw yan. Basta may cover lang ng konti. Tapos itong butter, sabi niya, ilagay ko lang daw muna, ilagay daw muna namin sa ref kahit konting segundo lang. Para lang hindi na siya mainit-init. Kasi ayaw niya nang mainit. Okay. Gusto niya medyo maligandam. So, mabilis lang. Wala pang 1 minute, tapos lang na rin niya. Tapos ayan nga, guys, naglagay siya ng semolina. Depende yun, optional yung kung gusto niyo. Kung gusto niyo nang may semolina or wala. Pero normally, naglalagay kami dito ng semolina kasi nakasanayan na nila yon lalo sa mga Moroccan.
So, ayan na nga. Pinaikot-ikot na dyan. Palapalakahin na yan dyan. Ayan. Yan talaga yung ginagawa niya. O, hindi ko na siya pinapas forward. Yan yung talagang dapat gawin. Ayan. Isod-isod lang niya ng isod-isod. Ayan guys. Ganyan. Parang super easy lang talagang gawin. Malaman natin next time pag ako nang gumawa. O, ayan. Pinalapad niya doon. Nilagyan niya ng oil. Ng konti pinahida niya. Pinilagyan niya din ng mga powder na mix. Tapos, ayan. Tinupina niya na parang damit. Nagyan niya ulit ng oil. Binudbudan niya ng powder. Tinupina ulit. Ayan. Basta kada tupi niya, maglalagay siya ng konting oil. See? At konting powder. At okay na. Ayan. So, ganun guys. Ayan. So, ito na nga, pinainito na yung tawa. Ang tawa, ay tawa. Hindi tawang nakakatawa. Yung tawa, ang tawa binigyan ng yung kawali na marapat. Na flat. Ayan, mag-start na tayo magluto ng ating prata. Ayan. Homemade prata. Ayan. Ito na guys, mainit na yung kawali. Pinalapad lang niya ng konti. Ayan. Mas balibalig ta rin. Nauga yung kawali. San siya na guys, hindi ko naayos kasi. Ayan. Binabaligtad-baligtad lang niya din. Lagyan lang niya ng konting oil. Basta pinupunasan lang niya ng konting oil. Pahid lang. Hindi niya binubuhos. Pinapahid lang niya. Ayan. Parang nagpapahid lang siya ng oil sa muka. Parang ganun. So, ayan. Balibalik ta rin niya. Pinipisa-pisa niya. Kasi medyo nalobo siya. Pinipisa para daw maluto yung loob. So, at baligtad rin daw ng baligtad rin. Para maluto talaga. O, tinayin guys yung loob. Ang ganda, o. Binubulat-lat ko pa talaga. So, ganun. Kaya pala inilupi-lupi, tinupi-tupi niya para ganun. Para hindi siya dikit-dikit. Para maghihiwa-hiwa na siya. Ayan, o. Luto na siya. Ayan, guys. Marami na tayong naluto. Ayan, pinipisa-pisa niya para daw maghihiwa-hiwa na yun. Parang maging layer-layer. So, hindi siya dikit-dikit. So, ibinbuksan nyo yung loob. Lagyan nyo ng kung ano mang gusto nyo ilagay. Madali siyang mabubuksan. Tapos, hindi siya matigas. Talagang malambot siya. Guys, tapos na tayo. So, itong next video kong ipapakita, ito yung kinabukasan na nagtabi talaga ako ng isa. So, ito, papakita ko sa inyo kung maganda talaga. So, ito na nga, guys. Tamo, ang lambot pa rin niya. Pinainit ko lang siya sa kawali ng konting painit. Pero tingnan mo talaga kakaiba. O, ang lambot. Madali siyang napuputol-putol. Hindi katulad ng mga nabibili ko sa labas na talagang matigas na pag kinabukasan. So, yan. Success ang ating prata. Masarap. Thank you guys for watching. Bye!